May basbas daw ni Sultan Jamalul Kiram III ang pakikipagpulong ng kanyang kapatid kay DALG Secretary Marrojas kaugnay sa pagresolba ng tensyon sa Sabah. Ang anak naman ni Sultan Jamalul na si Princess Jaisel muling nanawagan sa United Nations High Commission on Human Rights para saklolohan ang mga Pilipinong na pagmamalupitan umano sa Sabah. Mula sa Taguig City, may ulat on the spot si Sherry Ann Torres. Check. Yes, Rafi, kahapon nagpaalam pa raw itong si Sultan Bantilan Ismail Kiram kay Sultan Jamalul Kiram III na siya ay makikipagpulong kay DILG Secretary Marrojas ngayong araw. Pumunta pa raw dito kahapon sa palasyo ni Sultan Jamalul Kiram III sa Maharlika Village si Sultan Bantilan Ismail at ilan pang kamag-anak nila. Ito ay para ipaalam na makikipagpulong sila kay Interior and Local Government Secretary Marrojas. Pinayagan naman daw ito ni Sultan Jamalul, sabi ng kanya anak na si Princess Jaisel Kiram. Dala ang kumpiyansa ang ilalaban ng kanyang tiyuhin ang pinaghahawakang posisyon nila para sa Sultanato ng Sulu at Sabah. Ang medyo ikinagulat lang daw ni Princess Jaisel kahapon ay ang paghiling ng kanyang tiyuhin si Sultan Bantilan Ismail na tumigil na siya sa pag-atake sa Administrasyong Aquino. Sa estado raw ng kanilang pamumuhay, maliwanag na hindi sila Sultan Bantilan Ismail ang gumastos sa kanilang biyahe na mula pa sa Zamboanga. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pulong ni na Sultan Bantilan Ismail at ni Rojas. Maasa raw si Princess Jaisel na hindi mababago ang posisyon ng kanyang tiyuhin, pati na ang ibang kamag-anak na kasama rin sa pulong. Ngayong umaga, nagtungo rito sa palasyo ni Sultan Jamalul ang opisyal ng Volunteers Against Crime and Corruption. Dito, inihayag ni VICC Chairman Dante Jimenez ang gagawin nilang pangangalap na relief goods para maitala o maipadala sa mga Pilipinong naiipit sa sagupaan pa rin sa Saba. Ipadadaan daw nila ito sa International Committee for the Red Cross, sabi ni Jimenez. Si Princess Jaisel naman muling nanawagan sa United Nations High Commission on Human Rights na gumawa ng paraan upang makapasok sa Saba na makita at masaklulohan ang mga Pilipinong na aabuso raw doon ngayon na walang kalaban-laban. Mensahe rin niya sa Malaysia, magpakatao sa pagresolba sa krisis sa Saba. Ito ang ilan sa mga pahayag ni Princess Jaisel Kiram. Because that term has ended, I hope that you will respond to the call of the United Nations and to have this peacefully resolved. And I hope that you'll respond also to our call not to sacrifice more lives anymore. Return what is not yours. Rafi, sa ngayon, hindi pa rin nagpapakita sa mga mamayag dito sa Maharlika Village itong si Sultan Jamalul Kiram III. Ang sinasabi sa atin kanina ni Princess Jaisel ay naghihintay pa sila kung ano yung sasabihin sa isang press conference nitong si Sultan Bantilan Ismail Kiram. Samantala, Rafi, nakatanggap tayo ng impormasyon nakakatapos lamang ng pulong ni na Ismail Bantilan Kiram at gayon din itong si DILG Secretary Marrojas. Rafi? Maraming salamat, Sherry Ann Torres.